Labis namang ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay ng nasa 3 mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Sa kanyang nga ipinost na isa kanyang account, sinabi ng Pangulo na iniimbestigahan na ang insidente para malaman ang detalye at kung ano ang nangyari sa banggaan ng fishing boat at hindi pa matukoy kung ito'y commercial vessel. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng backtracking at tinutugunan na rin o tinitignan na rin ang lahat ng barko sa lugar bilang parte ng imbestigasyon. Tiniyak naman ng Pangulo sa mga biktima at kanilang mga pamilya at sa lahat na gagawin ng pamahalaan ang lahat para mapanagot ang responsable sa naturang maritime incident. Sinabi din ng punong ehekutibo na hayaan ang Philippine Coast Guard na gawin ang kanilang trabaho at investigasyon at iwasan ang mga espekulasyon. Siniguro rin nito na bibigyan ng kaukulang suporta at tulong ang mga biktima at kanilang pamilya. Samantala, ang 3 mangingisda namang nasawi habang isa pa ang nasugatan matapos na sinalpok ang kanilang bangkang pangisda ang hindi pa raw nakikilala doon sa barko doon sa Infanta, Pangasinan. Kaugnay niyan, makumuha pa tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Dagupan. Nagpapatuloy ang ugnayan ng Philippine Coast Guard, Maritime at ng Infanta PNP kaugnay sa pagkasawi ng 3 mangisda mula sa bayan ng Subic sa Zambales matapos sinalpok ang kanilang bangkang pangisda ng hindi pa nakikilalang barko. Nasa 170 milya o 289 kilometers ang layo mula sa Barangay Kato sa bayan ng Infanta dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa inisyal na ulat, habang naghahanda ang 14 na mangisda na sakay ng FB Darin Fishing Vessel sa pagpapadala ng kanilang mas maliliit na service boat upang manghuli ng isda nang may dumaang barko na malapit sa kanila bago sumalpok sa kanilang po na naging sanhi upang ito'y tumaob. Nagtulungan ang mga tripulante sa pagliligtas sa isa't isa ngunit hindi nakaligtas ang 3 biktima. Dahil sa impaka, nawasak ang bangka at nagtamo ng matinding pinsala at nagresulta rin sa pagkamatay ng kapitana at may-ari ng bangka na si Dexter Lodensia, 40 taong gulang, at dalawang iba pa na sina Romeo Mexico, 38 anyos, at Benedict Olandadria, 62 taong gulang, na residente ng Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Saat naman ni Barangay Kato po ng Barangay Napoleon Dumalanta, hindi pa malaman kung sinadyang ngunit hindi umano kuminto ang barko upang tulungan ang mga mangingisda. Yun nga po, dinala na kanina yung mga bangkay po, yung mga 3 bangkay sa Subic. Hiniram po nila yung sasakyan ng barangay na para pagsakyan yung mga buhay na kasama nila. Para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosette nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!